Isang magandang araw na naman nga guys, ano? Nandito naman tayo sa YouTube channel ko. Kung bago ka pa nga lang sa channel ko, huwag mong kalimutan na i-click yung subscribe. Tapos hit mo na rin yung notification bell para update ka sa mga bago kong video. So for today's video guys, yun, ano? I-update ko lang kayo sa mga breeder natin na yung nakaraan, yung pinaghiwa-hiwalay tapos pinaliguan natin ng suka saka asin. So update ko kayo doon. Tapos update ko na rin kayo sa mga huling young bird natin para sa south na sasanayin. So sasanayin na natin sila para nga mapakawalan natin. Tapos papakita ko na rin sa inyo kung paano yung pagsanay ko sa kanila para makaiwas tayo sa overfly. So tara guys. So ito nga guys yung mga breeders natin na ano, na pinaluguan nung nakaraang video natin ng suka saka asin. So ayan, ito patapos na maglugon. Ito guys, halos tapos nang maglugon. Ayan. So ito guys yung may mga papel nating breeder. Hindi natin ilalagay sa stock loft natin dahil baka makawala or madisgrasya. So kung napapansin nyo, naka-stick sila. Kasi minsan, pagka nagpapakain ako, may time na ayaw bumaba nung nasa double cage yung pinto. So baka makawala. Sayang naman. So ito, mukhang ano pa, matagal pa bago matapos yung paglulugon. Ito guys, patapos na. So nakita nyo, ang kinis. So effective naman yung pinampaligo natin. Talagang kumikinis naman yung balahibo ng ibon. Ito yung hen natin. Medyo matagal pang bago matapos. Mukhang ito yung pinakamahuhuli sa lahat ng naglulugo natin dito sa nakakulong sa double cage. Pero kahit na naglulugon siya, mapapansin nyo sa balahibo niya, makinis. So effective nga yung pinampaligo natin sa kanila. Eto, patapos na. So, yeah. Yun nga guys, ano, na-update ko na kayo sa mga breeder natin na isinalang noong nakaraan, na kinukondisyon na natin ngayon. Bali, update ko naman kayo ngayon sa mga naging anak nila na sasanayin na nga natin ngayon para makabisado na yung lugar natin at hindi na mawala kung sakaling pakawala natin or paliparin. So eto nga pala guys sila. So mga healthy naman. Bukod sa nagkabulutong yung dalawa natin nga nung nakaraan, magaling naman na yung isa sugat na lang, pinapatuyo na lang. Bali, hindi natin mailipat sa loft dahil gawa nga nung puno, tapos mga nagkasakit pa. So bala ko yung mga pang NDR natin, kasi halo na yun eh, NDR saka pang south eh. Ihiwalay, ilipat dito, gagawin natin na pang pooling. Tapos yung mga young bird natin na to, ililipat natin sa loft para sama-sama na yung mga south warriors natin. Ayan guys. So ito yung mga tuturuan natin. Bali, hinintayin na lang din natin na humaba yung mga pakpak nila. Kasi mahirap naman tapan to dahil first step ko kasi na sa iwas overfly o pagtuturo ng mga young birdies, tetapan ko muna sila. So hinintay natin makompleto yung pakpak para kung sakaling itape natin, hindi na masisira yung pakpak. Kasi kung itetape natin yan na maiksi pa yung pakpak, alam naman natin na tutubo pa yung, kaya baka masira yung pakpak, sayang. So tara guys, tape na natin. Ito nga guys yung first step natin, ano. So yung isang pakpak guys nila, tetapan natin. Ito. Bali, apat na piraso lang ang itetape natin sa pakpak nila.
So, ayun guys, ha. Apat na piraso lang. Para sa ganun, hindi sila pumitik. Kung sakaling pakawalan man natin, hindi sila pumitik ng mataas or malayo. Hanggang sa bubong lang sila lumipad. Bali, tape na natin lahat. So, ayan. Yung isang pakpak lang guys yung may tape, ano. Tapos, apat na pirasong feathers lang nila, ayan. Ayan guys, ha. Ang kagandahan na to guys sa ginagawa natin na to. Hanggang bubong lang sila makakalipad. So, hindi sila makakapitik ng mataas or malayo. Dahil nga sa mahina yung pakpak pa nila, hindi pa sila nakakalipad-lipad dito. Last na guys, ano? Ayan. Bali, lima lang yung young bird natin. Nasasanayan. So, ayan. Nakatape na sila. Tapos na nga tayo sa pagtitape sa mga young bird nating sinasanay ngayon, ano? So, yung pangalawa naman natin gagawin na binu-viewing natin. So, kung napapansin nyo, nasa training box lang dahil yun nga, wala tayong magandang pang-viewing. So, dati ang pang-viewing ko is double cage. Ayan, kung napapansin nyo, kaso puno ngayon yung double cage natin. Saka nakaayos na, mahirap naman ang baklasin. Kaya, ginagawa ko sa training box na lang. So, isang linggo silang binu-viewing ko yung nakaganyan. Viewing ko muna bago magpakain. So, 15 minutes lang silang naka-viewing dyan. So, para makakabisado nila yung lugar. At saka masanay na rin sila na pagka i-viewing natin sila, pagyari ng viewing nila, kakain. So, kung sakaling pakawalan man natin sila, hindi na sila tatambay. Kung pakawalan man natin sila, tumambay man sila ilang minuto lang. Dahil alam nila na kakain na sila, pagyari nilang lumabas or lumipad-lipad. Mga ilang minuto lang kakain na sila. So, hintayin natin guys, mga 15 minutes. Balik na lang tayo pagyari. Saka natin papakainin. So, sige guys. A few moments later. Tapos na nga natin silang i-viewing guys ng 15 minutes, ano. So, nakanda na yung pagkain nila, yan. Pagyari natin i-viewing, diretso na sa kulungan tapos naka-ready na yung pagkain. Lagyan na natin sila. So, ayan. Makakaugalian nila na pagyari nila sa labas. Ilang minuto lang, ha. Didiretso na sila dito sa kulungan nila dahil alam nila na kakain na sila. Kaya viewing muna bago ko magpakain para makaiwas na rin tayo sa pagtambay nila kung sakaling pakawalan na natin sila. So ganito guys yung unang step natin, ano. Itetapean muna natin ng 3-4 na piraso. Ayan. Yung pakpak. Tapos viewing natin isang linggo viewing bago magpakain.
Tapos yung pangalawang linggo natin na tatanggalin natin sila sa training box. So pakakawalan na natin sila sa labas. Hindi naman sila pipitik ng mataas dahil yun nga, gawa ng nakatape pa yung pakpak. Pangatlong linggo naman guys, pakakawalan nyo na yung mga young bird natin ng walang tape. Tatanggalin nyo na ng tape. Pero kung nagmamadali naman kayo guys, gawin nyo na lang na 4 days. Tapos, yun, pakawalan nyo na. So, ako kasi hindi nagmamadali, kaya puro 1 week ang ginagawa ko para mas sure na hindi mawawala yung young bird natin. So, hanggang dito na nga lang guys yung video natin. Ano? So, salamat sa mga patuloy na sumusuporta sa atin. Tapos, sa mga bagong susuporta, salamat din. Ingat kayo guys. God bless.